Asher, ano na ang mga natalakay sa investigasyon at ano na ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte? Kailan nagbigay ng kanya-kanyang opening speech ang ilang mga senador kaugnay nga dito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng illegal na droga o kampanya kontra illegal na droga sa bansa. Pinangunahan ng pagdinig ni Subcommittee Chairperson Senator Aquilino Coco Pimentel III na nagsabing pagkakataon nito na makapagpaliwanag ang mga inaakusahan sa ugnay ng drug war. Kailangan aming malinaw kabilang na ang maraming biktimang suspect kung ano at sinasabing nalaban sa mga pulis kasabay ng mga isinagawang operasyon, partikular na sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag naman ni Senate Pro Tempore Senator Jinggoy Esmada na mahalagaan niya na isaalang-alang ang mga karapatang pantao at dignidad ng lahat ng individual na apektado. Kinwestiyon naman ni Senador Rizal Ontiveros na bilang ang mga mahigit 100 batang namatay sa mga kampanya kabilang na ang isang taong gulang na sanggol. Sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dumadali siya hindi lamang bilang vice chairperson ng komite kundi bilang resource person bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa Duterte administration. Kapwa naman binigyan din ni Senador Robin Hood Padilla at Senator Christopher Bongo ang benepisyo ng War on Drugs campaign former President Duterte. Partikular na dito ang kapanatagan ng komunidad laban sa mga kriminal. Bago magsimula ang pagdinig, sinabi ng dating Pangulong Duterte na ginawa niya ang dapat gawin dahil kailangan niya itong gawin. Ito anya ay para protektahan ang mga mamamayan at bansa. Maasa rin ito ng patas sa pagtrato sa pagdali nito sa pagdinig ng upper chamber. Wala rin anyang problema sa kanya sa pagharap niya kay dating Senador Laila de Lima dahil nagpuntaan niya ang dating Pangulo para magpagawa ng... My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. Alright, maraming salamat, Asher Kadapan Jr.